Freelancer ka ba na gustong ma-approve sa auto loan? O nag-apply ka na dati pero palagi kang nadi-disapprove? Huwag kang mag-alala kasi sa video na to, bibigyan kita ng tips kung paano ma-approve sa auto loan ang isang freelancer. Disclaimer lang, yung mga tips na ibibigay ko ay based sa personal experience ko nung nag-apply ako ng auto loan. Maaring mag-work to para sa'yo at maaari namang hindi. Pero wala namang mawawala kung susubukan mo. Kaya tara, simulan na natin. Unang tip, maghanap ng magaling na agent. Maraming madiskarteng agent na kayang magpa-approve ng freelancer. Pero bakit nga ba mahirap ma-approve ang auto loan kapag freelancer? Ito yung naisip ko. Una, dahil wala tayong office dito sa Pilipinas. San nga naman tayo hahabulin ng bangko kung sakaling hindi tayo magbayad? Pangalawa, kulang ang ibang freelancer sa requirements. Aminin natin, hindi lahat ng freelancer ay nakakapagbayad na ng tax, kaya marami ang walang ITR. Dito din kasi maa-assess ng bank yung financial capacity natin, so kung wala ito, mahirap silang ma-convince para ma-approve tayo. Mamaya, pag-uusapan pa natin ito kaya balik na muna tayo sa unang tip natin. Kung si agent ay magaling at madiskarte, kahit kulang ka sa requirements, kaya niyang gawa ng paraan para ma-approve si freelancer. Pero wag naman yung halos wala ka nang ipasang requirements ha. Siyempre mas maganda yung makumpleto mo pa rin para more chances of winning. Kung hindi mo alam kung saan makakahanap ng agent na ipaglalaban ng approval mo, sumali ka sa mga Facebook group ng kotse na gusto mong bilhin. Gamitin mo yung search bar at hanapin mo yung word na freelancer o kaya home-based. May chance na may nag-post ng ibang tao with the same concern. Or, pwede mo din doon makita yung thank you posts ng mga freelancer na na-approve. Madalas nilalagay nila doon yung name ng agent nila. So once makita mo kung sino yung ahente na nakapagpa-approve ng freelancer sa auto loan, i-message mo na. Better kung gumawa ka ng sarili mong post para mas marami kang option. Piliin mo na lang yung pinakamagandang offer at kung sino yung kayang magpa-approve ng freelancer. Be honest sa kanya. Kung may kulang kang requirement, sabihin mo lang para mabigyan kanya ng advice kung may iba ka pang dapat na ipasa. Pangalawang tip, ayusin ang requirements. Unahin natin yung mga COE at payslip. Kung ikaw ay nasa Upwork, download mo lang yung Certificate of Earnings. Valid na document naman yan at tinatanggap siya ng bank. Kung outside Upwork ang client, hingi ka ng COE na may contact number niya or email dahil totoong nag-verify sila ng employment. Dapat andun ang start date, position at kung magkano ang sahod mo. Sa sahod naman, kung direkto bank ang remittance, kunin mo na agad yung bank statement. Usually, last 3 months yung hinihingi nila. Kung PayPal or Payoneer naman ang sahod mo, kunin mo yung history ng transactions mo. Next, saan mo tinatransfer yung pera galing PayPal? Sa bank ba o sa GCash? Kung sa bank, same drill, kunin ang bank statement. Kung GCash naman, i-download mo ang GCash transactions mo. Tip sa mga gumagamit ng GCash. Kung marami kang ibang transaction na ginagawa sa GCash, mas maganda kung i-highlight mo kung saan yung sahod mo para mas madaling makita ni bank. Nakahalo kasi siya sa ibang transactions gaya ng bills payment or money transfer, kaya gawin nating mas madali para sa kanila na makita yung sahod mo. Paano naman kung walang ITR? Sa totoo lang, marami namang bank ang tumatanggap ng auto loan application kahit walang ITR si freelancer. Sa experience ko sa isang bank, may special requirements siya para sa mga freelancer at hindi doon required ang ITR. Siyempre, mas maganda pa rin yung may ITR, di ba? Pero kung worried ka na baka di ka ma-approve dahil wala ka nito, huwag kang mag-alala kasi maraming freelancer na ang nagkakotse nang walang sinasubmit na ITR. Yung next tip, ito yung masasabi kong may pinakamalaking factor para ma-approve ka sa car loan. Pangatlong tip, maghanda ng malaking down payment. Sa mga freelancers o home-based, huwag na tayong umasa sa mga zero down o low down promo. Una,
mas malaki yung monthly niyan, tapos dagdag mo pa yung bayad sa insurance, PMS, panggas, toll at iba pa, kaya ang bigat niyan sa bulsa. Pangalawa, wala pa akong nakita na freelancer na na-approve sa ganitong mga promo. Meron naman siguro, no, pero mas madalas na nakikita ko na na-approve ay yung mga nagbibigay ng malaking down payment. Kung kulang sa requirements si freelancer at kasama pa yung fact na wala siyang office dito sa Pilipinas, tapos ang laki pa ng monthly amortization niya, baka isipin ni bank na mahirapan siyang magbayad. What if mawalan siya ng client? Ang trabaho bilang freelancer ay hindi 100% secured, kaya madalas hindi tayo na-approve sa mababang down payment. Kung ipapakita mo sa banko yung capacity mo to pay, let's say 35%, 40%, o kahit 50% ang down payment, ang laki ng chance mong ma-approve. Kung kaya mo maglabas ng ganitong down payment, itry mo naman yung pang-apat na tip ko. Pang-apat na tip, dumirekta sa bank kung saan ka may savings. Pwede kang mag-apply ng car loan sa website ng bank mo, o kaya pwede ka rin pumunta mismo sa branch kung saan ka nag-open ng account. Kausapin mo yung bank manager kung anong dapat i-prepare para ma-approve sa car loan. I-compute mo yung difference ng interest kapag sa dealer ka magpapa-approve versus sa banko mismo. Kadalasan ay mas mababa ang interest kapag diretso sa bank. Panglimang tip, galingan mong sumagot sa CI. Ngayong nasubmit mo na lahat ng requirements, ang susunod na process ay yung CI. Sa na-experience ko, may tumawag sa akin galing sa bank at nag-conduct ng interview based dun sa application form. Ilan sa mga tanong ay kung anong trabaho ko, magkano yung sahod ko, at kung magkano ang expenses namin sa bahay. Be confident, pero huwag yung sobra ha. Mas magandang ilista mo sa papel o sa notepad sa cellphone yung mga info mo para mabilis kang makasagot. Kung mag-iisip ka pa kasi bago sumagot, baka isipin nila na di ka sigurado at baka maka-apekto ito sa approval mo. Pagkatapos ng call na yun, may pumuntang taga-banko sa bahay para mag-CI. Same din halos yung mga tanong, pero nag-ask sila kung saan daw yung parking. Sa case ko, nagre-rent kami ng parking. Kinanda ako na yung parking bago pa ako mag-apply ng loan, kaya binigay ko yung address at contact person kung saan ako magpa-park. May tumawag ulit sa akin after a few days, account officer naman ng bank. Siya na yung pinakahuling nakausap ko. More on confirmation na lang ng kung ano yung mga nasagot ko dati. Afternoon, minessage ako ni agent na na-approve na ako sa car loan. Maaring iba-iba ang proseso ng pag-CI ng mga bank. Basta dapat nakaabang kayo palagi sa phone nyo in case may tumawag. Ngayong nabigay ko na yung limang tips na nakatulong sa akin na ma-approve sa car loan bilang isang freelancer, sana makatulong din ito sa inyo. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo sa video na to. Sana po nagustuhan ninyo ang hinanda nating video para sa araw na ito. At kung ito po ay nakatulong sa inyo, please like this video and subscribe to our channel for other tips. Maraming salamat po!